Magandang araw mga ka-proyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. And as we promised, this week's episode will talk about the state of the nation. Not so much the coming state of the nation ni Pangulong Marcos, kundi ano ba ang role ng state of the nation sa mga seremonya at ritual ng Proyekto Pilipino, pagproyekto ng nation building. So syempre, kagaya ng ating mga nakaraang episode, sa kailangan may konting paliwanag, andito ang ating resident explainer si Manolo Quezon. Okay Manolo, take it away. Thank you, Father. Pagdating sa ating konstitusyon, merong lang isang requirement pagdating sa Pangulo, sa pagdating sa mensahe na kailangan na galing sa kanya. Ito ang State of the Nation Address. And in fact, ito lang ang talumpati na kailangan personal na ibibigay ng Pangulo sa harapan ng Kongreso, at mismo ang dapat niyang pag-usapan ay nakalatag doon sa Konstitusyon. Ito nga ang State of the Nation. Ngunit, hindi naman sinasabi ng Konstitusyon kung ano ba talaga ang definisyon ng State of the Nation na sa bawat Pangulo ito. Hindi rin sinasabi kung kailangan maikli o mahaba ang talumpating ito. Ngunit, habang humahaba ang panahon at dumadami ang mga naging Pangulo, nagkakaroon na rin ng mga tradisyon na nakakabit sa State of the Nation Address. Unang-una, bakit ba ito kailangan sa harap ng Kongreso? Dahil ito ay, ang timing nito ay para sa pagbukas ng sesyon ng Kongreso. So, ang bawat taon ay isang calendar year. Ang bawat calendar year may kabahaging legislative year, dahil ang pamahalaan natin mula nung panahon ni Pangulong Marcos nagsisimula sa gitna ng taon. Ang mga termino ay nagsisimula sa Hunyo, kaya Hulyo pa lang makakabigay ng mensahe ang Pangulo. At ito ay ibig sabihin para sa katapusan ng calendar year hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Medyo iba ang sync ngayon dahil doon. Beyond that, formal ang okasyon, dahil dito nagkikita ang lahat ng mga sangay. Nagiging bisita sa bulwagan ng Kamara de Representantes ang Pangulo. Siya ay guest, siya inimbita. Imbitado rin ang Korte Suprema at imbitado na rin ang mga embahador ng mga iba't ibang bansa. So halos lahat ng mga taong may katungkulan sa ating pamahalaan ay pupunta sa batasan pamansa upang pakinggan ang mga pangulo. Traditionally, dito nila nilalatag ang gusto nilang ipasa ng mga batas pagdating sa Kongreso. Dito na rin nila inalatag ang ambisyon nila para sa darating na taon, o kaya para sa darating na 3, 4, 5 na taon sa ilalim na kanilang termino. Beyond that, fans, nasa bawat pangulo na rin kung anong lengguwaheng gagamitin nila, kung merong mga visual aids katulad ng mga videos o minsan mga bisita o kaya mga dumarating na mga ibang tao para sa kanilang State of the Nation Address. Nasa kanila na rin kung gagawin nilang unifying ang speech o palaban ang address na ito. At siguro dito na natin makikita ang metodolohiya or sistema ng bawat pangulo sa pagbuo ng kanilang talumpati at kung paano nila ito binibigay. Fad? Okay, maraming salamat Manolo. At as usual, napakagandang pagpapaliwanag, at siguro ay pwede natin simulan ng ating diskusyon ano, tungkol sa State of the Nation. Ako, isa lang gusto ko i-bring up Manolo ay ano, no? Alam ko yung State of the Nation, ano yan eh? May director, 'di ba? May talagang ano, production ano. Production siya, 'di ba? Alam mo ba man kailan nagsimula yung ganung practice, ano? Lately lang, Father, because dati, well, first of all, nung nagsimula ang State of the Nation Address, wala pang telebisyon, radyo pa lang if ever. And then of course over time nagiging televised ito. Pumapasok ang mga direktor dahil nagiging very conscious ang mga pangulo na actually dalawang audience nila. Meron audience doon sa loob ng batasan, nandun yung mga opisyales,
At nandun na rin ang taong bayan na in a sense nanonood mula sa labas. Literally, nagiging saksi lang sila sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Pumapasok yung mga direktor dahil medyo mahaba talaga ang mga SONA or State of the Nation address. Humahanap sila ng paraan para gawing mas exciting or kung may pumapasok na choreography yung mga tinatawag ng mga bisita o mga tao na binabanggit ng pangulo, kailangan yung placement nung camera may magdidikta nito. Most of the time palpak because yun nga ang mga pangulo mismo nag-a-adlib, biglang pinapalitan nila yung laman ng speech at mahirap talagang i-choreograph ng husto yung kaganapan. Of course, minsan may mga demonstrations sa loob at sa labas ng batasan na rin at apektado na rin ito ay yung pagbigay ng speech. Ako Manolo, kasi alam ko nakapagsulat ka na ng SONA before. I want to know, bakit ito importante at anong klaseng pressure yung nararamdaman nyo bilang speechwriter at anong klaseng pressure yung nararamdaman ng mismong principal nyo pag sinabing magsulat kayo ng SONA? Well, meron ng dalawang talumpati na sa height of formality, may pangalan na address. Inaugural address and State of the Nation address. Mm-hmm. Ang in a sense, mas madali ang inaugural address because puro feels lang ng bagong pangulo. Tungkol sa kanya lang ito. Iba na pagdating sa SONA dahil di ba merong distinction na ang pangulo natin may dalawang sombrero. Head of state, pinuno ng bansa, and head of government, namumuno sa bansa, di ba? So, pagdating sa State of the Nation address, hindi na siya nagsasalita para sa sarili, kundi bilang pinuno ng isang grupo, ang gobyerno. Or to be precise, ang administrasyon dahil bahagi lang ito ng gobyerno. So, in other words, ang challenge para sa bawat pangulo pagdating sa SONA, ang katapat niya theoretically co-equal, isang bahagi na kapantay siya, di ba? Hindi niya pwedeng utusan, pwede lang niyang lambingin, ikumbinsihin, di ba? Ligawan. At kaya doon pumapasok yun. At the same time, malinaw din na merong parang habang formally meron lang ang publiko, sila talaga ang nagbibigay ng kapangyarihan sa isang pangulo na dapat kailangan mo ako pakinggan kasi kakaboboto lang sa akin ng tao. May mandato ako. Ako lang ang may mandatong ganito, ang pwede lang na lumapit sa mandato ko, mga senador. So yung mga congressman, ako ang, di ba? But at the same time, teammates niya yung marami, or in fact, karamihan ng mga nandun sa mga nanonood. So, ang daming mga moving parts. Head of the executive branch. So lahat ng dapat abalahin ng executive branch, kailangan niyang banggitin in one report in a way na gets ng tao and magagawa ng mga kaalyado niya ang gusto niyang mangyari. And at the same time, pwede niyang isantabi ang mga kontra sa kanya. And then, Leloy, most of all, dahil pinuno na ang pangulo ng isang malaking makinarya ng pamahalaan, ang bawat departamento ay lumalapit sa pamamagitan ng pangulo sa Kongreso para humingi ng pera. At huwag natin kalimutan na ang numero unang trabaho ng Kongreso, pondohan ang pamahalaan kada taon. Ang budget sumusunod sa nakalatag sa State of the Nation address. So, to cut a long story short, ligawan portion ang State of the Nation address because after that, papadala ng Pangulo ang budget. At kung hindi kumbinsido ang publiko at ang Kongreso sa mga binanggit ng Pangulo, malamang hindi nila i-approve ang budget at hindi makakagalaw ang pamahalaan after that.
Okay. I mean, that's theoretically what. So Manolo, theoretically, ang State of the Nation preview ng budget, more or less. Well, yes. In other, it's the salesman portion because, syempre, may susunod dito na tinatawag na budget message. So parang ang choreography nito, State of the Nation address, papaliwanag mo sa Kongreso kung anong gusto mong mangyari, and then yung mga technical details susunod sa isang budget message na siyang magiging basehan ng mababang kapuluan sa pag-process ng yung budget message na yun, Manolo, bahagi yun ng talumpati or sinusunod? Hindi. Sumusunod yun. So it's another technical document. But of course, lahat ng tao antukin kung ang bibigay mo lang yung Manolo, yung sales speech. Ito yung komento na yon, yung budget message. Komento lang, hindi isang speech ng presidente. Dokumento lang, yes, dokumento lang. Pero isa lang Manolo, bago rin magano si Lelo at si Carlo. So itong unang State of the Nation ni Pangulong Marcos. Syempre wala pang report 'yan dun sa nakaraang taon, ano? Pero taon-taon, gaano kalaking bahagi ng State of the Nation ang report card? Bago niya sabihin anong plano ko for the coming year. Sa karanasan mo, I guess, kailangan Habang tumatagal ang isang administrasyon, lumalaki yung bahagi na yun. Diba? So simula sa unang State of the Nation address, pangarap pa lang. Ito yung gusto kong mangyari. Ito yung usually very standard ang script nun kasi kalahati na ng budget na gastos na nauna sa iyo. So una, papaliwanag mo sa mga tao. Alam mo, wala tayong magagawa kasi wala tayong pera kasi ginastos na mga nauna sa atin. Di ba? Kaya lang kung nasa akin, kung bibigyan niyo ako ng pera, itong pwede natin gawin. Tapos, dreams. Di ba? By the next year, kailangan meron ka ng mga achievements. Huwag natin kalimutan na ang choreography niyon, dalawang taon na mangampanya kasi yung pangatlong taon, midterms na. Midterms. Okay. And then, dalawang taon para mangampanya ulit because yung third ano na yon yung susunod na na eleksyon. So yun ang in recent years siguro tayo lahat napansin natin palaki ng palaki yung pomp and pageantry ng SONA, no? Pero sa akin, correct me if I'm wrong, I've always been under the impression that yung underlining philosophy ng SONA is yung karapatan ng tao na malaman kung ano nangyayari sa ating bansa, meaning saan napupunta yung buwis natin, yung our right to know. Malinaw sa pagkasulat ng konstitusyon na obligasyon ng pangulo na mag-report kada taon sa Kongreso at sa bayan kung ano ang estado ng bansa. So at the same time, malawak ito and because yun nga, dapat papaliwanag niya lahat. And you're absolutely right, Carlo. Yung it's a function of accountability na kailangan mong i-justify sa taong bayan pagkapangulo mo for the past year or ang gagawin mo for the next year, diba? Kasi yung ibang tao baka akala nila, nakita nila how much does this all cost, ano yung burden niya, kasi parang similar ya in a much smaller way yung mga nakikita nating tarpaulin, yung proyekto ni ano to. I mean, we make fun of it, but at the same time it has its function to let us know saan nga napupunta yung ano natin, yung pera natin. But ang tanong ngayon, does it have to be that grand? Does it have to be that fabulous? Kasi well, formerly it wasn't. So parang ang nangyayari habang kung medyo aktibo ang multi-party system or two-party system, parang mas mababa ang borloloy at mas mataas ang participasyon. Kung lahat naman bahagi na ng isang grupo, so ang pagalingan na lang sa palakasan ng pag-yes sa utos ng amo, mas mataas ang pagkagarbo at mas mababa ang participasyon ng mga kinatawan dun sa, I think that's the blunt way of putting it. Dahil in the old days when we had the two-party system, hindi naman ganun ka formal ang SONA.
And at the same time also, it used to happen, I mean, the reason na nakaterno ang mga tao ngayon is because in the old days, ginagawa yun sa hapon o sa gabi, diba? Ngayon, ginagawa ng mas maaga because yun nga, ayaw na, as much as possible, ayaw nilang kumalat hanggang rush hour ang SONA. And at the same time, because it's such a marathon production, in reality, gusto ng mga pangulo na matapos ito before dinner time, otherwise malilipasan sila ng guton. That's the blunt reality of it. Because remember, sa Amerika, sa gabi ito ginagawa para walang maabala. Napansin yun? Okay. Sa Amerika, sa gabi ito ginagawa. First of all, mas malaki yung TV audience. And but second of all, walang maabala by traffic. Sa atin, it's grabe traffic sa Commonwealth. Manolo, question. Tayo lang ba o may mga ibang bansa na nasa konstitusyon yung obligasyon na yon na kailangan mag-deliver ng State of the Nation? Like so many things, mas detalyado ang sa atin. And in fact, it has become more detailed over time. Sa Amerika, for example, kung saan natin hiniram ito, obligasyon lang na kada taon magpapadala ng report. And in fact, until Woodrow Wilson, walang American president na pumunta sa Kongreso para magbigay ng State of the Nation. Siya nagsimula na humaharap. Report lang talaga. Sa atin, dati, sinasabi lang, it borrowed the American phraseology. So technically, presidents could have just sent a report. Mm-hmm. In the 1987 Constitution, as a response to martial law, kailangan personal na pupunta ang Pangulo to give it in person. Okay, okay. So si Manuel Quezon, hindi niya pinapadala yung mga nagsasalita ba siya sa Kongreso? By that time, he used to do it. All our presidents. But for example, Quirino, nung nagkasakit siya, he did it by radio from America. Mm. Kasi he was in the hospital. So, yun, tatanggapin. There was one time, for example, nung masama ang pakiramdam ni President Noynoy Aquino, and he wanted to, ang abiso ng mga doktor niya, deliver it na lang by TV from Malacanang or something. Kasi he was having problems with vertigo or something. And ang mga abogado nagsabi, boss, hindi nyo pwede gawin yung kailangan personal. So the most we can do is ask for postponement. Tapos syempre, alam mo naman, pag may mga doktor, may mga abogado, sabi ng mga iba, hindi, it's specified ano yung pecha. So they just had to make, you know, they delayed a little until he felt better, tapos pumunta siya. But ganun ka walang leeway ngayon para sa mga abogado. So in recent years, Manolo, wala pang nakamiss ng SONA na president? Wala. As far as I know, the most is yung kung masama ang pakiramdam ng Pangulo or something like that. They might delay it a little and then apektado dun sa timing. That's about it. Okay. I think yung point na na-realize ko dito, Father, is that of course the pomp and pageantry is part of it. But if you go back to yung original ideal ng SONA, it's really a report. It's an accounting, and nabanggit nyo nga, Father, report card. So para sa ating manunod, gusto ko lang i-emphasize na okay lang maaliw sa sinusuot ni Senator X, Y, and Z. Okay lang matuwa na asawa ni Congressman X, Y, and Z. Oh, na maganda yung forma ni Congressman X, Y, and Z. Pero ultimately, pag nanood kayo ng SONA, wag sana kayong ma-distract dun sa mga part na yun ng SONA. Ako mismo natutuwa ako sa suot ng mga ibang mga senador, pero makikinig pa rin ako dun sa sinasabi ng presidente. I think ito yung napaka-basic nito. Makinig tayo sa sinasabi ng mga opisyal natin dahil yun yung magiging takbo ng ating gobyerno. At kung sisingilin natin sila or kung mag-agree tayo, nakabata yun dun sa accurate na pagpakinig natin dun sa sinasabi ng mga opisyal. Pero gusto kong... Yeah. Go ahead, Leloy. Sige, after you, go ahead. And in relation to that, ako personally, isa kong pinapakinggan, yung isang part na lagi kong pinapakinggan, yung priority bills na inilalatag ng presidente. Gusto ko sanang itanong kay Manolo, kailan ba naging practice na bahagi ng SONA yung mga priority always, bills ng Pangulo? Always, from the start. Because in fact, ang nangyari, sa mga unang-unang SONA, halos talaga ang kausap lang talaga ng mga Pangulo, Kongreso. And it's only over time, siguro starting in the 1950s,
na talagang very conscious sa SONA na kausap na rin ng pangulo ang mga ang publiko sa labas ng kongreso. But in the past and in parliamentary countries, I mean it's especially kung meron silang hari, it's the speech from the throne. Ito yung programa talaga of administration for the ruling party. So siguro noon na ito yung pinakamalaking bahagi palagi ng SONA. Because of course, katulad ng nabanggit natin dati, kung sinabi ng Pangulo, priority ko ang ganito at ganyang bill, mas nauuna siya. Inuuna siya sa pagtatalakay, mas mabilis ang proseso, at may mga advantages na konektado doon. Lalo na sa Camera de los Representantes. Yes. Kaya na nabanggit natin sa mga viewers, balikan sana yung season 1, yung episode namin sa Camera de los Representantes, yung napaka-intimate na relationship ng Pangulo at nung Speaker of the House. At kung may sinabi yung Pangulo, ito yung priority bill, dahil nga halos appointed na ng Pangulo yung Speaker of the House, automatically patatakbo na yun ng Speaker, di ba Manolo? Yes, and huwag natin kalimutan, sa ilalim ng Constitution, ang prinsipyo pagdating sa salapi, ang mga batas na may kaugnayan sa salapi ay kailangan magsimula sa bahagi ng Kongreso na pinakamalapit sa tao, ibig sabihin ang Kamara. So ang budget sa Kamara nagsisimula at kailangan may pasa muna ng Kamara bago pwede ito talakayin ng Senado. And of course, alam din natin katulad ng binanggit ni Leloy, dito rin ang pinaka epektibong, itong pinaka hawak talaga ito ng Pangulo most of the time. So usually, ang binabalansi ng isang Pangulo pagdating sa State of the Nation, sa totoo lang, ang kausap niya ang Kamara, utos. Ngunit pag Senado ang kausap niya, ligaw. Oo, nililigawan niya. At yun ang binabalansi niya. Para hindi naman maging masyadong obvious, di ba? But kung titingnan nyo, at doon din natin makikita, ang isang bahagi ng pamumuno ay, katulad ng kung pinuno ka ng pamilya, saan ba pupunta ang salapi? At sa pagdating sa SONA, ang bawat ahensya ng pamahalaan, first of all, gumagawa ng nagsisale speech sa kanilang kalihim, tapos sa mga kalihim nagsisale speech sa iba't ibang mga miyembro ng gabinete, and then ultimo sa presidente para mabigyan sila ng kanilang pondo. Dahil limitado naman yung pera na pwedeng gastusin, di ba? So, pag pinapanood natin ang SONA, nakikita natin kung paano ba pinapalakad ng Pangulo ang kanyang administrasyon. Sino ang mga ahensyang may pinapaboran, sino ang mga ahensya na sa labas ng kulambo, napapagaling. Di ba? Ano ang mga bagay na nais gastusan ng Pangulo at mga bagay na kukunin niya ng pera para gastusin yung mga gusto niyang mangyari. Doon natin nakikita yung sistema. Tapos paano ba nila, ano ba ang pananaw ng Pangulo pagdating sa iba't ibang mga sektor? Sino ang mga sektor na sa kanyang pananaw kailangan matuwa dahil sa napapakinggan nila sa SONA? At sino pwede na lang magalit o ma-disappoint o mapabayaan o dapat parusahan? Diba? Meron din konting parusa pagdating sa SONA. Okay. Meron nga ang ginagawa, Mano. Meron nga ang ginagawa na experiment lagi. Kunwari, gusto ko malaman kung priority ba ng isang presidente itong issue na to. So let's say, for example, drugs. Kukunin ko yung teksto, yung online text ng State of the Nation for 6 years. Gagamitin ko yung Control-Alt-F function. Ta-type in ko yung drugs. Tapos titignan ko ilang beses lumalabas. Noon pa lang, yung utterances pa lang, makikita mo na kung ano yung priority ng gobyerno. Or for example, education. Does that this president like, gawin nyo yun. Actually, it's a nice experiment kasi makikita nyo
kung ilang beses binabanggit ng presidente yung isang issue, malalaman mo na kagad kung malapit ba yun sa puso niya o hindi based on yung mga SONA. No, man, that's true. Leloy, ito yung impact. Nung nagsusulat kami ng mga SONA, ang ginawa namin, nag-research kami, dinaanan namin lahat ng mga nakaraan na SONA at gumawa kami ng tinatawag na word clouds. Doon lumalaki, lumilitaw kung very often ginagamit ang word, lumalaki siya. And doon talaga malinaw kung ano yung mga priority ng bawat pangulo sa bawat SONA. Totoo yun. Siguro maano ko lang, Manolo, before we proceed, ano? Kasi nga bahagi ng Proyekto Pilipino ay magpa-partner tayo with NASA, di ba? Caritas Philippines, at saka magpa-partner tayo din with Jerry Ross Foundation for political education ng, well, sa Jerry Ross Foundation, political education for the youth, ano? Tapos sa ano naman sa NASA, National Secretariat for Social Action, Caritas Philippines, yung kanilang gustong gawin na accountability mechanism, no? Yung accountability mechanism to begin with conversation, hopefully leading to cooperation and then collaboration, ano? Working together. So dahil ko lang banggitin na mahalaga na bilang isang panimula siguro, no, lalo na sa accountability mechanism, ang ano, no, talagang bigyang pansin ang state of the nation ng pangulo, no? Number one. Number two, maganda rin yung nasasabi na pag-usapan ngayon ni Leloy at Manolo, ikaw din, yung silipin, 'di ba, through the years, ano ba yung naging prioridad, ano? At saka ano yung sinasabi ng pangulo na prioridad, no? Siguro yun yung pangalawang punto na yun, ano? Tapos yung huling punto bago tayo magpatuloy, maganda, Manolo, yung ginawa mong distinction, eh, na pagkausap ng pangulo ang Kamara de Representantes, ano yan, utos yan, ano? At saka mahalaga rin na makita ng tao na ang mga batas, may mga batas na kailangan magsimula sa Kamara de Representantes. Halimbawa, yung ano, number two, franchise, ano? Although nakamove on tayo, di ba, sa franchise ng ABS, di ba? So, na hindi walang magagawa ang Senado kung hindi magsimula sa Kamara de Representantes, ano? Tapos nga, yung huling punto lang na kaugnay nito, na pagdating ng pagkausap ng Pangulo sa Senado, ito naman ay ligaw, no? Kaya makikita natin, siguro, no? At in some future episode, we will discuss this, ano? Ito rin yung isang advantage ng bicameral system, no? That within the legislative branch, meron checks and balances ang Kamara de Representantes at ang Senado. Okay, go ahead, Manolo, Leloy, Carlo, go ahead. Gusto ko yung sinabi mo, Father, actually, yung if you think about the SONA as a speech as a whole, parang rin nirepresent niya yung fact na marami talagang checks and balances sa lipunan natin. Kasi the mere fact na tinipon mo yung mga various branches na yun ng gobyerno sa isang lugar at makikita mo physically magkakahiwalay sila, yung mga Supreme Court Justice nandito sa isang corner to, yung presidente nandun sa harap, nandito yung Speaker of the House, nandito yung Senate, sinisignal mo talaga visually na maraming constituent parts yung ating gobyerno at magkakahiwalay sila pero nagtutulong-tulong sila para pa, hopefully pauna rin yung ating bansa. Saka ito, Leloy, ano to, ano? For students of political science, parang it's a can't miss event. Kasi ano eh, yung meron yung in-explain ni Manolo kanina, meron yung overt message ng pangulo, ito yung mga ano, pero at the same time makikita mo yung undertones na yung paglakad pa lang niya mula sa helicopter, sino yung kakamayan niya, tapos sino yung imbitahan niya sa loob nung anong chamber yon, Manolo, bago siya ano, may sitting area, yung tanggapan ng tanggapan pangulo. Makititingnan mo kung sino yung senator, congressman, doon pa lang makikita mo kung sino yung outside na kulambo, yung sinasabi nga ni Manolo. So this is yung where real politics comes in. Ito yung hindi natin na nakikita, pero once a year tayong mga ordinary citizens nakikita natin in actual play. Tsaka makikita mo rin sino yung galit sa pangulo, yung hindi pumapalakpak. Hindi pumapalakpak. Oh, tama. Pero ako may tanong ako. Meron bang malalim na kahulugan yun, nandun din ang buong diplomatic corps, di ba? The entire diplomatic corps is there during the State of the Nation. Ano yung impact nun, Manolo? Ano ang symbolic or actual, ano ba yan? Dahil ba yan sa mga, well, foreign relations or pati investments, etc., no? Anong Manolo? Kahalaga? Unang-una sa lahat, katulad ng sinabi ni Leloy noon, ito ay isa sa mga parang
high holy feast days ng republika, di ba? Isa sa mga pinaka formal na okasyon. Dahil yun nga lahat ng mga bahagi ng pamahalaan magkakasama. So there is that element of ritual. At dahil ito nga ang mensahe ng Pangulo sa Kongreso at kung ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa salapi ay dapat magsimula sa Kamara, ang mga bagay naman na may kaugnayan sa foreign affairs, sa Senado naman, dahil sila ang katumbas ng Pangulo, sila ang nagbibigay ng approval sa mga nilalagdaan na treaties ng ating pamahalaan na ginagawa ng mga Pangulo. Kaya nandun ang mga kinatawan ng mga iba't ibang gobyerno ng mga iba't ibang mga bansa dahil sila ang magiging saksi kung meron bang ano ba ang message ng Pangulo para sa darating na taon sa foreign affairs. O kaya sa mga domestic na mga bagay kung saan meron silang interest. For example, ang mga tumutulong sa peace process sa Mindanao. Maraming bansa yun. Ang mga bansang interesado sa West Philippine Sea. Ilan yun? No. O kaya ang mga gustong mag-invest. Gusto may mga investments dito o mga kaalyado natin pagdating sa seguridad o iba't ibang mga. Yes. So, parang ano, may role 'yun. Mm. Manolo, para siyang ano eh, we're extending funds, we're extending courtesy to them. Kasi ang ako yung dad ko kasi naging foreign service officer and part of his job as a diplomat yung mag-observe kung ano ang nangyari sa bansa na nandoon ka. So with or without bibigyan ka ng information nung host country mo, kailangan mong mag-observe tapos i-report mo yan sa sarili mong bansa kung ano ang nangyayari. So para tayo, yung SONA natin, parang courtesy na natin yan na this is what we plan to do. I mean, in truth naman, hindi naman nila kailangan yung report na to para sa bayan, hindi naman para sa kanila. Pero parang out of courtesy well, na rin. Well, but alam mo, Carlo, minsan talaga there are very pointed messages. I'll give you an example. Nung panahon ni President Aquino, Noynoy Aquino, my personal job was I had to do a simultaneous English translation habang nagsasalita siya because siloso siya sa mga talumpati niya, so he would never give advance copies. So lahat ng mga sumisipot sa kasama na ang media, lahat ng mga sumisipot sa araw na yon, hindi nila alam kung anong sasabihin niya. He was very particular about that. So we had to do simultaneous translation. And merong mga bahagi usually na talagang pinasok nun because it was a message to China or a message to the United States or to Japan. And everyone knew that if you were paying attention. But we had to do it simultaneous in English dahil yung talumpati naman talaga, Filipino lahat. Mm-hmm. So, yeah, that's a good point. So we had to do that. Okay. And it's a great time to make that point, no, Manolo? Mm-hmm. Mm-hmm. Sa ibang mga administrasyon naman, iba yung sistema nila for communication. So a long time ahead, kinakalat na yung speech para walang magulat, walang mashup, and para maulit at pwedeng ulitin ng ulitin ang mga gustong idiin. That's a different way of doing it naman. Okay. Okay, so Leloy, you're going to ask something or you're going to ask something? Manolo, pero so far napag-uusapan natin sa SONA yung personalidad ng presidente. Pero actually, napansin ko rin sa SONA dahil sobrang daming issues na nakocover. Lumalabas din dyan yung boses ng mga cabinet members, di ba? Kasi, for example, may priority issue yung Pangulo. Kakausapin, presumably kakausapin niya at ng mga speechwriter niya yung cabinet minister in charge or cabinet secretary in charge of that particular issue. At i-formulate niya yung section na yun ng SONA. So ano yung input talaga ng cabinet officials sa SONA? Actually, it's the reverse. Dahil habang ginagawa ang SONA, tuloy-tuloy ang pamamahala na ginagawa ng Pangulo. So usually, nagsisimula ito sa mga mid-level, mga assistant secretary, undersecretaries. Ang bawat ahensya gumagawa ng, sa pananaw nila, dapat
ang star portion ng SONA yung tungkol sa departamento nila. So susunod na so migri at tapos migrian yan between the departments. And then lahat yun papasok sa PMS. So may lalabas na napakahabang mga 500 page document na nandun lahat yung dreams ng bawat ano, di ba? Seryoso mo doon? Ganun kahaba? And then because may footnotes, alima. Now, after that, may uupo na naman a committee na alam nila ang mga prioridad ng Pangulo, so first cut. So maybe it will become 250 pages. And then may darating na naman na third cut, pataas at pataas yung mga senior levels na tumitingin dito. And eventually, you'll have maybe a 50-page document. And yun ang unang sisilipin ng Pangulo. And then, depende sa Pangulo, may mga Pangulo na cosmetic lang, konting pasok dito, but otherwise, tatanggapin nila yon. Others na, ay, punit, tapos tapon, and then magka-heart attack lahat, and then start from there. But it's this process kung saan talagang nagiging coherent message siya. Let's not forget that there's another document. Nagsimula ito ng panahon ni Pangulong Ramos. And I think it's a wonderful document called the SONA Technical Report. Ito ang basically ang mga footnotes at mga datos na nagpapatibay sa mga punto na ginawa sa SONA. So it's an attached document. You can download this. And in a sense, doon mo makikita kung ang mga administrasyon na seryoso sa datos at mga hindi interesado masyado sa datos depende sa kapal nito. So fans, it's basically this whole process. And then of course, nandun na rin sa shall we say instincts ng Pangulo. Babalik palagi ito, Leloy, to personality because nasa stamina ng Pangulo, nasa confidence ng Pangulo as a communicator. I mean, something as basic as importante ba sa isang Pangulo mga sinasabi niyang salita o hindi? Mm. A president who doesn't care will just put anything there and then because hindi naman yun talaga ang batayan ng mangyayari sa kanyang pamamahala. So meron din ba mga pagkakataon na may sasabihin yung Pangulo from the SONA binabasa niya? Kailan niyang sabihin dahil kailan sabihin yun yung policy ng government pero mahalata mo dun sa pagbigkas niya na hindi ganun ka-importante para sa kanya yung section na yun dahil hindi buong-buo yung pagkabigkas niya. Yes, absolutely. Absolutely. Unang-una, meron din mga panahon kung saan na matindi ang debate sa loob ng pamahalaan. Up to the car ride or helicopter ride papunta sa batasan, dalawang nagbubulungan pa rin sa bawat tenga ng Pangulo. And sometimes, magde-decide na lang ang Pangulo habang nagsasalita siya. And so ang gala ng gabinete na pinagkasunduan, yung pala iba ang lalabas. And that's why every SONA has a label there sa media na check against delivery. Because hindi siya official hanggang sinabi ng Pangulo. At kahit may printed copy, kung hindi niya sinabi yon, hindi yon ang official na panindigan ng Pangulo. Manolo, yung technical report ng SONA, magbuhat kay Pangulong Ramos hanggang ngayon, meron yung bawat SONA? Yes, I think yung first SONA lang ni President Duterte wala. But then yung mga subsequent SONA niya, nagkaroon na rin uli. But most, all the presidents had it. Manolo, gaano katagal hinahanda ang SONA? Sabi mo nga, di ba, una yung 500-page document, doon nagsisimula. No? So gaano katagal yun? Siguro January to July ang preparasyon. Wow, grabe, mabigat. Manolo, my last question. Ano usually ang nangyayari after the SONA? Ano ang feedback mechanism sa Pangulo, sa administration? Unang-una, of course, is media. Nung hindi pa uso ang social media, siyempre magkukuha lang ang unang hinihingi ng bawat pangulo yung summary ng kung anong sinabi ng mga commentators sa radio at television at siyempre yung mga sinulat ng mga kolumnista at mga editorial writers the next day. Now it's of course in real time with thumbs
ups and hearts and likes, diba? Of course, the most traditional way is binibilang ang palakpakan sa habang binibigtas ang speech, diba? And minsan out of sync kasi pre-prepared yung ibang palakpakan and then, diba, nadidiskaril. There's that. But most of all, I think, is tinitingnan talaga yung reaction ng mga kilalang heavyweight sa Kongreso the next day. Doon malalaman kung dadaan ba sa butas ng karayom ang kagustuhan ng Pangulo o agad-agad ba silang handang ibigay lahat ang kanyang kagustuhan. Diba? Yun ang, to tell you the truth, that's often more important than public opinion. Siyempre, ginugusto rin ng Pangulo na kung malakas ang ugong ng public opinion, mahihirapan kumontra ang mga miyembro ng legislatura. Okay. So talagang go ahead Manolo. Go ahead. Yeah. And this is why survey ratings is also important. Talagang merong factor doon na kung mataas ang popularidad ng isang pangulo, mas matulungin ang mga miyembro ng Kamara at Senado. Sasabihin ko sana, Manolo, mas hunurin. Matulungin. Pinaganda mo yung term, matulungin. Pero sabihin ko, mas hunurin, di ba? So, Manolo, and maybe we can comment on this. We're down to our last leg of this episode. Magandang tool ang State of the Nation for accountability of government. Ano? Maganda siyang simula, di ba? Na kung sisirisohin din natin yung pagbasa, pag-unawa, pag-analyze at pag-monitor ng sinabi sa State of the Nation, maganda siyang accountability tool, ano? Lalong-lalo na, Father, dahil ang siguro ang fairest way na husgaan natin ang isang pangulo ay ayon sa mga bagay na siya mismo ang nagsabi ng mahalaga, di ba? At doon nakalatag sa SONA. So, kung sisingilin mo ang isang pangulo, dapat singilin mo sa mga bagay na handa siya magpasingil, di ba? Oo. Kaya nga usually yung mga advocate, naisip ko rin yun, Father, usually nga yung mga advocate ko na rin naniniwala sila sa isang bill or naniniwala sila sa isang agenda, minsan gagawin nila, ikukot talaga nila yung SONA ng Pangulo. Sabi mo, ganito. So dapat ganito yung ibigay mo sa amin. So part siya ng proseso ng demokrasya, yung balitaktakan ng demokrasya na mismong sinisingilin mo na tao based on the words that they say. And that's why the SONA is not just a speech. Kasi a lot of people think na pumputak lang yung Pangulo doon. Hindi, may gumagawa ng katotohanan yan, ng realidad yung SONA na yan. Dahil yan yung nagiging basehan ng mga bagay na bumabago sa ating mga buhay. Yeah. Absolutely. Okay, so Carlo, anything? Well, it was just nung pinag-usapan natin to, I was reminded of my first time in government. I was a young Senate staffer. And naalala ko nung sinabi ni Leloy, dapat pakinggan natin yung mga sinasabi kasi yun yung mahalaga. Hindi yung ceremonias, okay din yun, pero ako naalala ko kasi the first time I was truly proud of my principal who was a lady senator. Paglabas niya doon sa nung gathering sa SONA, in-interview siya ng media, and she was straight to the point. Sabi niya, I was very disappointed because yung mga issues na malapit sa puso ko, which is yung education and so forth, hindi tinakal ng president. So tuwang-tuwa ako nung sinabi niya yon, and at that time I was very, pero kinabukasan ang lumabas, anong sinuot niya? hindi wala man lang mention ko anong sinabi niya, ang lumabas ko anong sinuot niya. So medyo disappointing yung ganun. So siguro magandang punto yan, Carlo, na sa ating mga kaproyekto, abangan din ninyo yung mga reaksyon ng mga congressman, ng mga senador sa sinabi ng Pangulo. Ano? Kasi doon mo rin makikita ano ba yung mahalaga sa bawat congressman at bawat senador. Ano? So darating na Lunes, yan na ang State of the Nation. Kaya sana itong episode na ito ay nagpa-excite sa inyo na
pakinggan ng mabuti ang talumpati ng Pangulo. No? At saka, sige, napansinin nyo na yung mga suot, pero wag naman tayo mapako sa mga suot. Ano? Pero pakinggan natin ng husto ang ano ba ang sustansya o substance ng State of the Nation ng Pangulo. At siguro, at some future, ano, pwede natin talakayin yan. No? Pero sana nga ay itong episode ito ay naging magandang paghahanda para sa ating pakikinig sa State of the Nation ngayong darating na Lunes. Ano? Siguro maganda rin, ano, sa darating na mga episodes, Manolo, Carlo, and Leloy, siguro paano, no, pakita rin natin yung proseso ng paggawa ng batas. Siguro pag-usapan natin yun. Ano? Maganda yun kasi kagaya itong lalabas itong State of the Nation, basically message yan kung anong magiging priority legislation. Yes. One of the basic... Siguro, yes, and paano gagastusin ang pera for the coming year. Pero pag-usapan natin, di ba, kung paano yung proseso ng pagsasagawa ng batas para at least right after the SONA, maging fresh pa sa mga isip ng mga tao. So again, maraming salamat sa lahat, maraming salamat Manolo, Lelo, and Carlo. Mm-hmm. Maraming salamat sa ating mga kaproyekto, and I hope you really take to heart, ano, this conversation, and sana nga makinig tayong lahat sa State of the Nation ng Pangulong Marcos. So, maraming salamat, and again, we'll see you all next week. So, thank you very much to all who joined us.